Pinatawag ang mga bida sa opisina at binigyan sila ng pagkakataon ni Mr. White na maging reporters kung gagawin nila itong assignment. Pinakita sa screen si Dr. Ivo ng Amazotech, na sinasabi ni Clark na konektado daw sa mga criminal activities. Ngayong gabi ay magkakaroon siya ng gala event at ang trabaho nila ay umattend dito at gumawa ng article, kaya natuwa si Jimmy at ganun din si Lois para maging ganap na reporter. Sa gabi ng okasyon, binabasa ni Clark ang mga itatanong niya sa mga sikat na bisita pero itinapon lang ito ni Lois. Pinakita ng dalaga ang mga big time na mga politician, kaya ito daw ang gusto niyang itanong. Ano daw ang comment nila sa corruption charges na ibinibintang sa kanila? Tumangging gawin niyo ng bida, habang si Jimmy naman ay normal lang ang pagkuha nito ng litrato sa mga politician. Ilang sandali, tinanggal na ang ilaw at nagpakita na sa stage ang host ng event na si Dr. Ivo. Nagpalakpakan ang mga tao at sa screen, ipinapakita nito ang Amazotech, at ang pinakabagong produkto daw na bibilhin ng lahat. Sa basement, may napansin silang umiiyak na babae na lumabas ng silid at agad nila itong pinuntahan. Nakalock ito pero pasikretong sinira ni Clark yung keypad kaya bumukas ito para sa kanila. Nakita nila sa loob ang kaparehas din ng equipment technology ni Livewire, at meron din silang narinig na mga tao sa di kalayuan. Mukhang nag-aalita ng dalawa pero determinado si Dr. Ivo na gamitin din daw yung armor sa sinumang gustong pumigil sa kanya. Pagkatapos ay umakyat siya sa entablado at ipinakita sa mga audience ang bagong produkto niya na Parasite 1.0, na come over sa kanyang buong katawan at nagimbal dito ang lahat. Ipinaliwanag din niya na napapalibutan na daw ang syudad ng iba't ibang panganib, at meron din daw si Superman, na nagpapanggap na tumulong ng walang kapalit. Kung ako sa inyo ay hindi ako aasa sa isang estranghero lang, at ngayon ay posible na maging si Superman kayong lahat gamit itong armor. Gusto rin niyang mag-demonstrate kaya kinuha nito ang isang lalaki sabay tinakot ito sa may bintana. Nagpanik ang mga tao kaya nagmadali silang lumabas, pero nasaraduhan sila ng mga bakal na pintuan. Buti na lang ay nagpakita na si Superman at binalaan ang villain na pakawalan ang mga bisita. Sa tulong din ng scientist ni Dr. Ivo, pinindot niya ang control na naglabas ng hindi mabilang na mga drones na lumilibot na ngayon sa bida. Sinabi ng kalaban na ang Parasite 1.0 ay nagbibigay sa kanya ng lakas at bilis na humahalin tulad ng kay Superman. Biglang umatake ito kaagad sa kanya kaya siya ay tumalsik. Sa sumunod na atake, nag-counter-attack ang bida pero ipinaliwanag sa kanya na nagagawang umabsorb ng suntok din ang kanyang armor. Sinubukan din ni Clark na gamitin ang heat vision pero ibinalik lang ito ng kalaban sa kanya. Humagas siya sa may pader na may kuryente, at sa huli, inanunsyo na ni Dr. Ivo na available na daw ang kanyang armor para sa lahat, pero nawalan na ng kontrol sa sarili itong kalaban at itinoon ang galit sa ibang tao. Inihagis niya ang lalaki papunta sa pader pero nailigtas kaagad ito ni Superman. Pagkatapos ay itinulak niya ang bida sa ere hanggang sa maipit niya ito sa electric barrier. Samantala, inatake nila Lois ang scientist sa control room, habang ginamit ni Jimmy ang UV light para makita ang fingerprint ng huling button. Matagumpay na natanggal nila ang kuryente sa pader, na nagbigay lakas ulit kay Superman at nagawang maihagis ang kalaban papalayo. Kahit anong gawin ng kalaban ay hindi niya matamaan ang bida, at sa patuloy ng pag-ilag niya, napansin ni Clark na lumiliit ang armor nito kapag walang atake na natatanggap. Di nagtagal ay ito ang naging dahilan ng pagkatalo ni Dr. Ivo. Sa pagpapatuloy ng kanyang imbestigasyon, kasama ng nakuha niyang papel sa jacket ni Clark, napag-alaman niya tuloy na si Clark nga ay walang iba kundi si Superman. Kinabukasan habang lumilipad, umamin yung bida sa kaibigan na ngayon na ang tamang oras na sasabihin niya kay Lois na gusto niya siya. Samantala, tumawag din kay Jimmy si Lois, at tinatanong yung mga eksaktong oras sa tuwing bumibili ng donut itong si Clark. Nagtaka itong si Jimmy kung anong kinalaman ng donut kay Clark, at sumagot ang dalaga na 99% siyang sigurado na may sikretong ginagawa lagi ang bida. Pagkarating niya sa opisina, merong package na ubod ng bigat kaya hindi niya ito mabuhat. Dumating si Clark at tinanong kung kailangan niya ng tulong kaya madali lang niya itong kinuha. Nahihiyang nagsabi ito na may gusto daw siyang ipagtapat, kaya lumabas muna ito at inihagis yung package na sumira sa drawer. Sumunod ay may ipinakita siyang koleksyon ng report tungkol sa mga stolen tech na katulad kay Livewire. Suspetsa niya na iisa lang ang gumagawa nitong mga sandata kaya gusto niya daw malaman kung sino yun. Nagmungkahi si Lois, ano kaya kung tatanungin daw nila si Superman.
ikaw, ako, at si Superman sa loob ng iisang kwarto na magkakasama, at sa pareho ding oras. Ngumiti lang si Clark dahil at least napapayag niya ang crush nito na samahan siya sa imbestigasyon. Sa tulong ng one-way radio, pinapakinggan ni Lois ang mga distress signal ng precinct kaya nalalaman niya kung saan susunod na pupunta si Superman. Habang busy sa pagligtas ng lahat ang bida, narinig ni Lois na may emergency daw sa McGinnis Locks Garage, kaya agad niya itong pinuntahan. Nag-abang siya dito na sobrang hinihingal, sabay pinuntahan siya ni Superman pero pinatigil ito ni Lois. Sinabi rin na kasama niya si Clark para mag-imbestiga ng mga dangerous tech, sabay tinanong kung kilala ba ni Superman si Clark Kent. Medyo kilala daw niya ito pero siguradong mabait siguro yun. At ginamit itong pagkakataon ng babae para lagyan ng handcuffs ang superhero. Sakto namang dito rin pala ang kuta ng mga kawatan, at nagsimula na silang umatake sa kanila. Una ay binato sila ng kotse, pangalawa ay hinahagisan sila ng mga gulong ng sasakyan. Dahil sa hindi mabitawan ng bida yung dalaga, umiilag sila na parang sumasayaw sa gitna ng panganib. At ang huli, aatake sana yung leader pero nagmalfunction yung armor nito kaya nagmakaawa na lang siya kay Superman. Di nila alam na may misteryosong villain ang nagmamasid sa kanila sa may rooftop at nautusan nito na kolektahin yung natitirang mga advanced tech. Dahil sa nagiging delikado na ang sitwasyon, nilapag ni Superman si Lois sa ibang gusali at sinabihan na umuwi na lang siya. Lumipad na papalayo yung bida habang nagmamakaawa pa rin yung babae na huwag siyang iwan. Habang lumilipad, napansin ni Superman ang kaguluhan sa bandang tulay. Tumungo siya papunta doon at nakita muli yung kawatan kanina at sinubukan siyang tirahin ito ng apoy. Pinigilan niya ito sabay sinabing gusto lang niyang tumulong pero desperado na makatakas ang kalaban kaya sinunog nito ang lupa na kinatatayuan nila. Nandito rin sa malayo yung kaninang lalaki at humihingi ito ng permiso na lumaban din. Dalawang opisyal ang kumukolekta ng data at pumayag ang isa sa kagustuhan niyang mangyari. Mukhang malakas din yung kaaway at nasuntok nito yung bida papunta sa pader. Habang tumitira din ito ng apoy, nakakagulat na may ibang umatake sa kanya at naging yelo yung kalaban. Nagpakita rin sa wakas yung pangalawang villain na si Agent Wilson, na may kasama ring malaking mga robot. Sumugo dito kay Superman nang walang tigil at nung huminto yung bida, ang robot naman ang umatake sa likod niya. Gumanti siya ng heat vision at inatake yung robot gamit ang kamay nito. Nakita rin ni Clark ang responsable sa paggawa ng mga advanced tech, sabay nagpakita rin yung general na kasabwat din ng mga ito. Umatake ulit yung higanting robot at mukhang nanghihina na talaga yung bida. Sa huling atake ng kalaban, napigilan pa rin ito ni Superman at nalaman niya na hologram lang pala yung isa. Ginamit ulit ng bida yung heat vision na nagwasak sa robot, pero yung mabilis na lalaki ay agad na sinugod siya at nagawa ring hiwain ang poste ng tulay. Sa taas noon ay may mga bata na nasa school bus kaya binubuhat ni Superman ang ilalim nito. Inutusan si Agent Wilson na i-target na ngayon yung bida pero pinahinto siya ng general dahil madadamay daw ang mga inosenteng sibilyan. Kaya nag-utos din ito na sa ngayon ay umatras muna sila. Kinabukasan, nag-usap sila Lois na mukha daw nawawala ang kaibigan nilang si Jimmy, kaya hinikayat ni Clark na magtulungan sila para hanapin yun. Sa gubat, sinusundan na ngayon ni Lois ang mga huling yapak ng sapatos sa lupa, hanggang sa marating nila ang mataas na bakod kaya pumasok dito yung babae. Sumunod sa kanya si Clark pero sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang nahihilo pagkapasok niya, at napansin ang isang pulang barrier sa buong paligid. Nakita naman ni Lois ang cellphone ni Jimmy at pinapakita dito ang huling na i-record niya bago ito nawala. Sa loob ng laboratorio, isang gorilla ang tumambad kay Jimmy at isang robot na nagsasalita. Pinagalitan rin siya nito dahil sa ginawa niyang trespassing, pero ang gorilla ay tinanong kung ano ang gumugulo sa isip ng binata, na ikinagulat naman ng robot. Samantala, nag-aaway ang dalawa kung bakit hindi alam ni Jimmy na si Superman siya, at nagduda si Lois kung totoo nga ba nung sinabi ni Clark na may nararamdaman ito sa dalaga. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may nagpakitang maliit na robot sa lupa, at nasundan pa ito ng hindi mabilang na mga flying drones na umatake rin sa kanila. Nagbago naman ang sitwasyon ni Jimmy dahil ipinakita ngayon sa kanya ang buong kampo ng mga kalaban. Natuwa ng sobra ang binata at sinabi sa kanya na totoong Loch Ness Monster dati yung nasa Kisame. Nagkwento ngayon yung gorilla tungkol sa nakaraan, na dati itong US government top secret science agency na tinatawag ding Cadmus. Binigyan daw sila ng kakaibang technology na ang layunin ay lumikha ng makabagong pananaliksik.
At dahil isa siya sa nabigyan ng eksperimento na maging super intelligent, pumayag itong magtrabaho kasama ng scientist na gumawa sa kanya. Pero natigil ito nang nadiskubre ang kanilang mga ginagawa, kaya sinubukang iligpit sila ng Task Force X. Nagresulta din ang pag-atake ng isang malaking black hole, kaya nawala ang katawan ni Brain, pero ang isip niya at technology ay naiwan kasama natin ngayon. Pagkatapos ay nag-away ang dalawa dahil gusto ni Brain na iligpit na kaagad yung binata pero tumangging gawin yun ng gorilla. Ginamit ito ng pagkakataon ni Genie para tumakas, pero sa paghahanap niya ng exit, yung eksperimentong black hole ang kanyang natuklasan. Patuloy pa rin na hinahabol yung dalawa, at nung sinuntok ito ng bida, nagbuo ito ng marami pang drones hanggang sa naging isang malaking robot ito. Naisip ni Clark na lumipad na lang kasama si Lois, pero yung nakapaligid na barrier ang nagpahinto sa kanya sa paglipad. Matapos nilang tumakas, binuksan niya yung bakal na pintuan para makapasok sa loob, pero nasuntok siya bigla at nagpakita si Brain na may katawan na robot. Sumigaw si Jimmy na tumigil na kayong lahat, pagkatapos ay ipinakilala na sa kanila yung mga inconsiderate friends na sinasabi niya dati. Humingi ng tawad ngayon si Clark sa paglimot niya tungkol sa camping, dinagdag din ang pag-amin nito na siya daw talaga si Superman. Pero matagal na alam na daw yun ni Jimmy at hindi na kailangan ng big reveal. Sorpresa namang nalaman nila na ang mga robot sa labas ay hindi daw pagmamay-ari nung dalawa, kaya nung nagpakita ulit ang mga ito, kaagad silang nagmadali sa gusali. Sinubukan itong harangin nila Clark at Brain pero ang Task Force X sa labas, ay pinasabog lang ang bakal na pinto. Buti na lang may mga sarili silang mutants na kakampi at inutusan ang mga yun na umatake sa mga sumusugod na mga kalaban. Dumiretso sila sa silid kung nasaan yung black hole, pero sinundan sila ng mga robot at muling tumira ng laser. Lumaban pabalik yung mga bida habang si Clark naman ay napag-utusan na i-activate ang backup system. Pagkatapos ay binuksan ng gorilla ang kalapit na black hole na siyang humihigop ngayon sa lahat ng mga robot. Pati sila ay nahihigop din pero buti na lang ay nakakapit silang lahat kay Clark. Ilang sandali, sumabog ito ng nakakabulag na liwanag, at pagkamulat nila ng mata, naging portal ito sa ibang mundo. Sa huli ay natutuwa yung mga scientist na magkasama nilang papasukin itong ibang mundo na pupuntahan nila ngayon. Pagka-uwi nila, dinala ni Clark ang dalawa niyang matalik na mga kaibigan sa kanyang spaceship, at nagpanik ang mga ito sa kakaibang mekanismo na nakikita nila. Gusto ulit na bigyan ng panibagong pagkakataon ni Lois ang bida at binuhat rin siya sa ere. Galing daw siyang outer space pero kung saang planeta daw ay wala siyang ideya. Ginamit niya rin itong sandali para sa unang pagkakataon, tanungin siya kung gusto ba nitong makipag-date. Pagkagising sa umaga, tinawag si Jimmy ni Clark na mukhang hindi pa natutulog, para ipakita sa kaibigan ang chart na ginawa niya. Una ay susunduin si Lois ng 6:45, para sa cherry blossom ng 7 o'clock, at para may 15 minutes sila sa romantic view sa rooftop. Sunod ay pupuntahan nila ng 7:50 ang paborito niyang restaurant at matatapos sa pagkape nila ng 9:30. Sa tingin ni Jimmy ay nababaliw lang ito, kaya pupuntahan na lang daw niya si Lois kung saan normal ang lahat. Pagkabisita niya sa dalaga, gumagawa rin ito ng chart para sa magiging unang date nila ni Superman. Balik sa bida, habang tinatapos niya yung kanya, may kumatok sa may pintuan at nagpakilala itong si Mr. Mystic, na isa daw interdimensional peacekeeper at kailangan niya ng tulong. Tumangging gawin yun ni Clark dahil isa lang daw siyang reporter pero pinilit pa rin ito ng alien at binago ang kanyang pananamit, maging sa lahat ng iba't ibang itsura niya sa multiverse. Ipinaliwanag sa kanya na merong infinite universe sa kalawakan at infinite Superman sa realidad, at nandito daw siya dahil nasa panganib ang kanyang mahal na Lois Lane. Nagbihis na siya bilang superhero at pumayag na sa gusto nitong mangyari. Pinakita ni Mr. Mystic ang kanyang kapangyarihan at gumawa ng isang portal na siyang humigop sa kanila pagkatapos. Ganun din ang nangyari sa dalawa, isang portal ang sumulpot sa harap nila at niyaya ang mga ito na kailangan daw nilang sumama. Nagpakilala isa-isa ang mga ito bilang si Lois Lane, at ang huli ay si Lois Lane. At ang tawag sa kanilang grupo ay League of the Lois Lane, sabay sinabing nasa panganib daw ngayon si Clark. Samantala, dinala ni Mr. Mystic yung bida sa may Earth 1 at sorpresang may nagpakitang spaceship sa may himpapawid. Ang layunin pala ng mga Lois ay iligpit si Superman pero tumangging gawin yun ng dalaga. Napilitan tuloy ang mga ito na ikulong muna siya, habang si Jimmy ay isinama sa misyon. Nagpakita rin sa wakas si Mr. Mystic sa kanila pero nahuli naman siya ni Superman.
Ginamit nila itong pagkakataon na umatake, at dahil may halong kryptonite yung laser, napabagsak nito yung superhero. Nanghina ng tuluyan si Clark, at di nila namalayan na pumasok na pala sa loob yung alien sabay kinuha yung spaceship papuntang portal. Sa loob nito, tinanong siya ni Lois kung saan daw siya pupunta at sumagot ito na gusto niyang makita muli si Lois Prime. Duda rin kasi yung bida sa ibang mga Lois kaya pumayag din ito na sumama. Nang makapasok sila sa headquarters, namangha yung babae sa mga Lois Lane ng iba't ibang mga universe pero di daw gusto ito nung alien. Sumunod ay naghanap siya sa bawat gilid ng pader at nabuksan ang isang chamber na puro may sandata. Kinuha niya lang ang isang maliit na sombrero at pagkasuot niya nito, nagbago bigla ang kanyang itsura at gumising din ang tunay nitong kapangyarihan. Nakuha na ni Mr. Mystic ang kailangan niya kaya balak na niyang pasabugin ang buong gusali. Sakto namang dumating na ang iba kasama si Superman, at naghanda na yung villain sa mangyayaring laban kaya nagparami ito. Tumira din ito ng maraming laser habang ginamit naman ni Clark ang kanyang heat vision. Gumawa rin ito ng mas marami pang portal na pinapasukan niya para lituhin ang mga kalaban. Sa huli, hinabol siya ni Superman sa ere at ginamitan ulit ito ng laser beam. Pero ang portal ng kalaban ay ibinalik lang sa kanya ang mga laser, na nagpabagsak sa bida sa may sahig. Pasikreto namang kinuha ni Lois ang korona ng kalaban gamit din yung portal, at tumalon si Jimmy para hawakan ito ng di makatakas.